36713. So basically, ito yung code of conduct for public official. Kasi alam nyo, kung tanong lang, si Pastrana na ba po pwedeng appoint doon? Wala ba tayo may appoint na less controversial? Di ba alam naman natin, controversial na yung mga Marcos. Pag-uusapan to sa international community, kahit yung mga kakampings, galit sa mga Marcos. I mean, do we really, kailangan ba ng Marcos administration yung ganito pang kontrobersiya? Kaya Pastrana, parang totoo lang naman. Vic, yes Vic, ginagawa mo ba yung trabaho mo? Pati di mo pinayuhan si Pangulong Bongbong na ganitong kadami yung kontrobersiya ni Pastrana. Bakit ganun? Tama ba ako o hindi? Pinayuhan mo ba? Sige nga, labas ka nga ng statement kung pinayuhan mo. Ano reaction ni PBBM? Guys, mabuti na nga, sabihin nyo, oh, TP, di ba sinuportahan mo yung BBM administration, sinuportahan mo yung kandidatura ni BBM? Oh, totoo, all out support ako noon eh. My God, I hate drugs. Totoo. All out support ako. Kaya nga, bilang kaibigan ng administrasyon, ang aking interest ay protektahan yung administrasyon and at the same time, protektahan ang interest ng karaniwang mamamayan. Mabuti na magkaroon ng kritisismo ang gobyerno ay manggaling sa mismong aligned sa administrasyon. Kesa manggaling pa sa kaaway. Heto na oh, kaibigan na ako ng administrasyon. Ako rin nagsasabi sa inyo na may problema. Sana naman may makinig. Ano gusto ninyo? Magkaroon pa ng Senate hearing, tapos magbarubalan pa lahat. Tapos maggalaitan, magmumurahan, tapos for two entire weeks or one entire month, wala tayong nabasa sa, imbis na mag-usap-usap tayo about nation building, mag-usap-usap tayo about paggawa ng bagong trabaho, o mag-usap-usap tayo about mas mabilis na internet, mas magandang edukasyon, imbis na yun ang pag-usapan natin, magiging batuhan lang ng putik between the administration at saka yung opposition. Ay, boring yun. Nakasawa na. Diba? Nakasawa na. Ayoko na ng away-away. Diba? Napaka-diplomatiko kung ano. Nakita nyo ba ako nagmura? Hindi. Ang sarap kaya na pinag-uusapan natin at pinabubuti natin yung bansa. Imbis na magiging usapan, sabihin natin 2 or 3 months from now, eh ito. Ayoko kasi na gumayaro sa ikabilang kubol na feeling nila so super perfect nila, nahulog sila ng langit. Hindi, dito, kailangan mag-i tayo introspective. Kailangan, tingnan natin kung saan tayo pwede magkamali para hindi na natin intayin na malait tayo ng iba. Going back. Republic Act 6713, Section 4, Norms of Conduct, Section 5, Duties of Public Officers, Section 7, Prohibited Acts and Transactions. Alright, financial and material interest. Ang mga public official daw ay hindi dapat directly or indirectly magkaroon ng isang financial or material interest sa kahit anong transaksyon na nagre-require ng approval ng kanilang opisina. Ports manager si Pastrana. Tapos ang kumpanya na isang damakmak, puro ports. So 7A pa lang, may problema na tayo. May skandalo na. Tapos ito, heirito family. Control F, family. Then number 3. Alright. Okay, receiving any gifts? Meron dito eh, sa ano ba yun? Ay, sa 3019 yata yun, Control F, family. Okay, unlawful daw sa kahit anong tao na mayroong family or close personal relations with any public official
yada-yada ang mag-capitalize o mag-take advantage ng family or close personal relations directly or indirectly, receiving any gift, present, material, advantage. All right. So from a public opinion point of view, how do you reconcile itong section 4 ng RA 3019 with the idea na mismo anak ni Pastrana ay nag-ooperate ng ports? Paano? Tapos ito pa, sa 6019, okay, control F, divest. Alright, sa section 9 po ng Code of Conduct for Public Officials, sabi rito, ang isang public official or employee ay iiwas sa kahit anong conflict of interest sa lahat ng panahon. Pag ang isang conflict of interest ay nag-arise, magre-resign siya sa kanyang position sa kahit anong pribadong hanap buhay o pribadong kumpanya within 30 days mula sa kanyang pag-assume ng office, and or magda-divest ng kanyang mga shareholdings or kahit anong interest within 60 days from such assumption. All right, ito problema. While it's true, kasi nag-oath taking si Pastrana nung Biyernes eh, naisingit yata, ewan ko. Meron po more or less 60 days si Pastrana para mag-divest sa kanyang mga holdings, yung kanyang mga kumpanya. In short, kung siya may-ari ng mga fast cut, bibitawan niya dapat yung fast cut, di ba? Kung sakali siya may-ari ng isa pang kumpanya, yung PAPCI or yung PF, whatever, basta yung dalawang kumpanya na yun, kailangan mag-divest siya. Ito yung problema ko. Kung bilyon-bilyon yung halaga ng dalawang kumpanya, bilyong-bilyong piso ang halaga nun, ha? Bilyong-bilyong piso. Sino maniniwala na ipamimigay mo na lang yun? Sino maniniwala na dahil mahal na mahal mo yung Pilipinas, mag-head ka ng Philippine Ports Authority at magtatapon ka ng bilyon-bilyong piso? Magdadivest ka eh. Sino maniniwala dun? Naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Sa ngayon po, nung bago ma-appoint si Pastrana, bilyong piso pag-aari niya na konektado sa ports. Per the Code of Conduct for Public Officials, kailangan mag-divest siya. So, ibig sabihin, hindi ito simple-simple na ibebenta niya. Basically, ipapamigay niya yung interest na yon. Tama? Kasi paano niya ibebenta? Eh, dahil pang utang niyan. Pero sige, sino bibili dyan? Ano to? Hindi ko naman sasabing gagawin niya. Pero to, magkakadami? Tapos, ano ang gagawin ni Pastrana doon sa mga businesses na pag-aari ng mga anak niya? Sino maniniwala doon? It's a PR disaster. Tapos, ang nakakaloka pa dito, meron daw mga inirecommend si Vic Rodriguez. Pakilinaw lang po, Attorney Vic. Meron ka bang mga inirecommend sa mga government positions na supporter ng kabilang kubol? Hindi po sa akin problema kung mag-appoint ng dilaw, ng pink, ng blue, ng orange sa gobyerno. Hindi issue sa akin yun. Kung qualified naman, walang problema. Ang tanong ko lamang po, bakit po ang dami po sa mga qualified naman na supporter ni BBM ang hindi nyo pa ina-appoint? Marami na po akong nabalitaan, sir. Isipin nyo lang ha, umattend po ako nung inauguration noong June 30, Mr. Rodriguez. Yung ibang mga tao doon na parang nagba-bouncer doon sa inauguration, tinanong ko sila, Box, lahat kasi tawag ko Box. Box, may appointment ka na? Sabi niya, girl, wala pa. So bakit inuuna mo pa yung kalaban? Marami namang qualified sa BBMHQ. Ba't hindi mo alagaan yung mga tao na nagpakamatay para sa inyo? Yung mga bagay na yan, hindi na talaga kaya ng Pangulo yan. Masyadong rank and file na yan eh. Ang may problema dyan, ES. Pag rank and file lang,
hindi na napoproblema ng Pangulo yan. ES ang may responsibilidad dyan. Mr. Rodriguez, why are you not doing your job? Why are you not doing your job? Tawan-tawa nga ako eh. Magbiglaan nag-oath-taking nung Biyernes. Sabi ko, wait, ba't nag-oath-taking? Wala pang appointment paper tong mga to. Nakita ka ba na may naglabas na appointment paper? Normally guys, i-appoint ka muna bago ka mag-take ng oath. Ba? Diba? Parang ano lang naman yan eh. Parang kailangan muna na subpoena bago ka mag-testify sa korte. O nga ganun. Kailangan mo muna ng marriage contract bago ka vow ng marriage. Bakit nabaligtad? Pat nauna yung cart before the horse. Bakit nag-oath taking bago lumabas yung appointment papers? Meron nga po ako isang, de siyempre marami akong kilala sa Duterte government. May isa pong agency nagsabi sa akin, dumating daw yung kanyang replacement bigla. May dala daw na appointment paper, pero ang may pirma lang daw ay si Vic Rodriguez at hindi daw yung presidente. Ang sabi sa kanilang HR, hindi daw yun i-honor. Ngayon, kung ito naman ay pataasan lang ng ihi, wala naman akong pakialam, hindi magsabunutan kayo dyan. Kaya lang po, ang pinag-uusapan natin dito halimbawa ay pasweldo ng tao. So paano yung attached agency na yon na hindi i-honor ng bangko yung pirma nung bagong appoint dahil walang pirma ng presidente, so invalid pa or legally infirm. Paano sa sweldo yung mga rank and file ng agency na yon? Mr. Rodriguez, July 5 po, bukas, ang pirmahan po ng payroll ng marami po mga ahensya. Bakit nagkaganon? May nagtatanong, di ba each appointee goes through confirmation? Ay, hindi. Hindi po ano lang, mga secretary, ambassador, mga militar, ganon. Pero pagka mga undersecretary pababa, wala pong CA. Kahit po head ng PAGCOR, head po ng PCSO, yung mga Philippine ports, yung mga sub-department, mababa sa department, wala pong CA yun. Constitutional commissions, may CA din. Ngayon, eto na yung isa sa mga pinaka-naloka ako. Mga bakla. Yung tagalin ko na nga, ere. Stop sharing. Yan. Isa sa mga pinaka-naloka ako, guys, yung lumabas July 1, wala pang 24 hours yung BBM administration, binito na yung sa Bulacan Airport na Eco Zone kasi may Eco Zone bill yon. Naloka ako doon on three grounds. Ang first ground, yun po ay isang pet bill di umano ni Senator Amy Marcos. Tapos na veto. Sino nagpa-veto noon? 'Di ba? Sino nag-advise na ma-veto 'yon? Hindi ko alam, pero may konti tayong idea kung sino. Next. Sa panahon po nakatatapos lamang nung binasa ko yung veto message, ang sabi doon keso magkaka-problema daw sa collection ng taxes. Tapos sabi ko, hindi ko maintindihan. Sabi ko kung walang eco zone doon sa Bulacan, ano mangyayari doon? Guys, hindi niyo po ba alam na swampland basically ang Bulacan? Ang dami nga doon lugar, amura na ng lupa kasi lumulubog pagkatag-ulan. Wala namang hanap buhay masyado doon. At pag nagkaroon ng eco zone doon, hanap buhay para sa tao. Bakit niyo pinag-uusapan pa yung kung magkano yung kumakukolekta ang buwis, kung wala man lang pala tayong bubuwisan. Hindi ko naiintindihan kung ba't tinira nyo yung Bulacan Eco Zone. Alam nyo po ba ako yung Bulakenyo? Mahal na mahal ko po ang Bulacan. Wala pong Eco Zone dito na ganyang kalaki. Wala pong BGC rito. Ang pinakamalapit po sa amin na parang BGC. Ano ba? Ayala Techno Hub. UP Diliman pa. Sa Norte, ang pinakamalapit sa amin, Clark, na 2 oras pa rin ang layo. Sa pinaka-norte, pinaka-malapit yata sa amin, Eco Zone, Aurora. Walang ganap sa Bulacan. Kaya nga, minsan, ginajoke ko,
ano, talahiban ng Bulacan. Eh kasi nga po, madalang ang development dito. Abi, iniisip ko nga eh, pag, ano, halimbawa dati, pag pupunta ako ng Tagaytay, Cavite, o pag halimbawa, dadalo ako sa Laguna, naiingit ako sa Laguna, ha? Tsaka sa Cavite. Kasi dami nilang mga pabrika doon. Hindi naman lang balak magtrabaho sa pabrika. Marami akong allergy. Pero ibig sabihin ko, hanap buhay para sa karaniwang tao eh. Di ba merong may Nobali? Di ba ang ganda doon? May Nobali, may Industrial Park Emerut, First Philippine Industrial Emerut. Basta ganun, madami industrial park sa Cavite at saka sa Laguna. Sabi ko, ba't ganito rito? Ba't kakaingit? Ba't sabi sa Bulacan walang ganito? Naingit ako. Naingit ako para sa mga Bulakenyo. Kasi ang hirap ng buhay dito. Tapos, binit. Sino nag-advise kay BBM na veto yun? Kasi alam nyo guys, ang presidente, pagising sa umaga, ganyan kataas. Siguro, kilo-kilometro yung taas ng pipirmahan niya. So, bisan, madalas, sa tiwala lang niya, pirma lang siya ng pirma. So, sino sumira sa tiwala ng presidente? Tip, ano daw, strategic kasi location ng Laguna? Yeah, totoo naman, strategic ang location ng Laguna. Kaya lang, kung magkakaroon ng Bulacan Airport, eh hindi ba magiging strategic na rin ang location ng Bulacan? Ba't hindi natin kayang bigyan ng hanap buhay ang mga Bulakenyo? Tapos, naloloka pa ako, sino yung nagsingit kay Ram Antonio para ma-appoint sa Office of the President daw? Ang taas na posisyon na Ram Antonio. Correct me if I'm wrong, ha? Pero si Isko ang tinulak niyan. Si Isko ang pinangampanya niyan. O ba't biglang BBM? Dahil talo sa Isko? Mr. President, yung mga kontrobersiya na umaangat na ngayon, alam mo si bakit mo lang si Vic, mawawala, mahigit kalahati dyan. Tingnan mo naman yung ginawa sa PPA. Diba? Sabi ni Grace Park, the airport still continues. Yeah, the airport still continues. Pero pinag-uusapan dito, incentives para sa mga locators ng mga businesses doon sa San Miguel Park, yung San Miguel na Eco Zone. Ba't sila magkapatayo doon kung meron lugar na may tax perk? Doon ako sa mas muray tax. Diba? Oh, Attorney Vic, simple lang na tanong. Para yung press release ka, hindi ka naman, hindi ka naman sa attention eh. Ang dami-dami kong sinabi, pero isang simpleng tanong lang. Bilas mo ng matagal mo ng bilas si Trajano. Alam mo si Trajano ay extremely close kay Pastrana. Nung finload yung pangalan ni Pastrana for PPA, syempre, alam mo, ports ang hanap buhay niyan. Ano ang pinayo mo kay BBM? Ano ang ipinayo mo sa Pangulo? Kasi hindi mo, mahirap paniwalaan, sir, na wala kang alam dyan. Mahirap paniwalaan. Kasi, kung ganun, yung mismong sarili mong bakuran, yung mismong hanap buhay ng iyong mga close-in, ng iyong mga close na relatives, eh hindi mo alam, edi mas lalong hindi mo alam ang pagpapatakbo ng Pilipinas. Dapat alam mo yan. At kung alam mo yan, ano yung sinabi mo kay BBM nung finofloat si Pastrana bilang ports head? Bakit? Hindi canceled yung airport, mga baliw. Yung eco zone ng airport, yung binito. Tuloy yung airport, yung eco zone yung hindi. May balita na TP na nagbayad ng utang sa PPA. Tama, nagbayad po ng utang yung si Pastrana sa PPA, yung 11 million. Ang problema po, meron pa pong demand letter ang Department of Transportation worth 132 million na hindi pa po napaplansya o naiaayos ni Pastrana. Hindi po ba napaka-add kung sakali na yung 132 million ay i-negotiate with DOTR
when at a time na de facto parte na rin ng DOTR si Pastrana. Ang weird. At mas mahalagang tanong, maraming salamat po, nakabayad siya ng kano ba? 11, 12 million? Ba't biglaan? Dati hindi mo babayaran, tapos ngayon i-appoint ka lang, nabayaran mo na, ganun ba? Ba't biglang nagkapera ka? Nung una, ayaw mong bayaran. Di ba, nagka-interest na, tapos nagka-penalty na yung 6 million na utang sa PPA ni Pastrana, tapos bigla last day nabayaran. Ano, ba't bigla mong nabayaran? Nung una, ayaw mo, ha? Ganun ka bang ka-ano? Ganun ka bang ka-excited? Ganun ka bang ka-determined na ma-appoint sa Philippine Ports Authority? Ganun ba? At kung ganun kang ka-excited na ma-appoint, ka-determined na ma-appoint sa Philippine Ports Authority, bakit? Bakit?